A day in my life as a full-time housewife. For today's vlog, samahan nyo nga kami mag-date ng aming Diyosawa. Ano ko hindi? Nag-aya nga ako sa asawa ko na maghanap kami dito ng magugulay ng madala namin sa aming bahay. Siyempre naman pagkaganto naman kagwapo yung asawa mo, eh siyempre kahit sa gubat sasama ka, Therese. Sa pagkakatang nga ito, yung totoo, kaya naman talaga kami nakuha dito ng mauulam naming gulay, wala na kaming pambili. Kaya naman nanghihingi ako ng like, share, and subscribe. Alay, hindi! Naisingit pa yun. Ito nga at nangunguha nga kami na itong gulay na to na sinasabing nyug-nyugan or lubi-lubi sa kabikulan. Di ko nga alam kung lahat kayo nakain ito pero kami nakain kasi kami nito. Mga palang nakain nito, comment kayo dyan. Ang alam ko nga palang luto lang nito ay yung ginataan. Pwedeng lahukan ng sardinas at pwedeng-pwede rin naman syempre yung tulingan. Pero mas masarap kung baboy. At dito nga ay napapatak na ni Daddy yung nyug-nyugan. At dito naman ay kumukuha kami ng gabi. Panluto nga namin pambola-bola. Masarap nga rin pala siyang ipalaman. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo ng bola-bola pero yun yung ginatawag na balls. Ilalagay ko nga yung pictures dyan kung hindi nyo po alam. Dahil may mga kakilala nga kami na hindi pa nila alam kung ano yung bola-bola. Dito nga sa Nagkarlan ay alam na alam yun. Alam nyo ba na yung bola-bolang yan ay masarap nga ding ipalaman sa tinapay? Isang ala chicken burger nga depende sa pagkakaluto at pagkakalahok ng iyong recipe. At eto nga nakakuha si Daddy kaso napakaliit naman. At sabi ko nga sa kanya, pwede na rin yan. Pwede na rin pagtiyagaan kaysa wala. Dito nga sabi ko sa daddy ko, ako ang susungkit. Sabi ko nga sa pagkakatong ito, sabi ko sa asawa ko, ako na ang susungkit dahil sanay nga ako dito. At dito nga ako lumaki sa bukid. Yan naman, pinagbigyan niya na ako at pinahawak niya na sa akin ang panungkit. Yan naman ating tingnan kung aking masusungkit nga ba ang puso nito. Dahil nga nasungkit ko na ang puso ng asawa ko, ito namang puso ng saging ang susungkitin natin. A few moments later. Pagkalampas nga ng ilang minuto ay bumagsak na nga itong puso ng saging. Ay, ang galing talaga. Yun nga lang ay hindi nga ako yung nakapagpabagsak ng puso ng saging dahil ang asawa ko nga ang nakapagpabagsak nito. Tawa nga kami ng tawa dito ng asawa ko dahil pinagyaban ko pa man din na kayang-kaya ko at laki nga daw ako sa bukid, sabi kong ganun. At sabi ko nga sa panungkit, nakakainis ka naman, pinaya mo naman talaga ako at sa asawa ko pa. Kaya naman dito kami nagdiretso sa may kakawan. Lahat nga pala nang nakikita niyong tanim dito ay hindi sa amin yung lupang yan. At ilan nga lang dito ang mga tanim ng tatay ko ay yung mga sagingan niya. Lupa nga palang itong mga tinataniman ng aking ama ay kanyang alaga at sa aming kamag-anakan. Siya lang ang nag-aalaga ng lupang ito pero nagtatanim na rin siya. Ito ang asawa ko ay nagpapakihirap ng maging Pedro Penduko. Kukunin na yan ng Tagalaang pero siya ay sumuko. Kaya naman, hinila mo na lang at napakabilis naman talagang hilahin kaysa itakin pa. Ganun lang pala kadaling makuha at nagpakahirap pa talaga. Kaya naman ito, kanyang binuksan na nga ito at aming tinikman. Ang sarap nga ng lasa niya dahil fresh from the tree. At eto ang daddy ko, ayan, lumapit pa nga sa camera at nagpapugi. Isa nga sa nagpapasaya sa amin ay yung pumunta dito sa bukid at kumuha ng mga gulay-gulay. At talaga namang nakakawala ng stress pag dito kami napunta sa bukid. Ang mga anak nga pala namin ay hinabilin muna namin sa aking ina. Alam niyo ba na itong kakawa hindi nakakabusog dahil sinisip-sip lang? At syempre ito yung nakakapagpa-cute. Tiyari. Katapos nga namin kumain dito ng kakaw at dito nga nakakita pa kami ng kakaw na napakababa. Kaya naman aming kinuha na rin yan at nila namin sa aming bahay. Pagkatapos nga namin dito ay napadaan nga kami dito sa kubo ni Itay. At eto nga ay luma na at napabayaan at tinara na rin ng tuko. At dito nga ay kumuha nga kami ng buko ng aking asawa. Ay, siya lang pala ang kumuha. Eto nga, mabilis siyang nakakuha ng buko. Kaya naman kinuha na niya sa may ibaba. Tagilid nga lang doon, buti na lang hindi sa bangbang na punta. Kaya naman, agad-agad niya rin itong binuksan. Para naman makainom na kami at dahil nauuo na nga kami sa aming paglakad-lakad dito. Kaya naman agad niya na itong binuksan. Eto nga, inubot niya na sa akin yung magiging kutsara. Dahil nga sa bukid nga kami, diskarte lang yarn. Eto nga, binutas muna niya ang ilalim para naman kami makahingop na ng
sabaw ng buko juice. Katapos nga niyang uminom ay inabot niya to sa akin. At sabi ko nga sa kanya, ako naman nangihigop at hawakan niya camera pero ito lang yung nagkuha. At ayan o, siya na ulit. Di niya nga alam na nakaplay na yung camera. Kaya naman tawang-tawa ako na nag-e-edit na ako. Konting exposure nga lang sa akin dahil siya muna ang bida. Eto nga, binaak niya na ng isang baak para makain na namin yung laman. Kaya naman, inabot na sa akin ni daddy to at kumain na daw muna ako at manunungkit muna daw siya. Or shoutout nga pala doon sa mga marurunong gumamit nito. Na pala yung ginagamit namin pag nandito kami sa bukid. At masarap nga din yung lasa ng buko kapag ito yung gamit yung kutsara. May lasa-lasa. Eto nga at kinain ko na. Kain po tayo. Sarap na sarap nga ako sa buko dito dahil bihira na nga lang kaming makatikim at bihira na rin kaming makauwi. Ang saya ko lang pag pumupunta kami dito sa bukid na to. Ang dami kong naaalala nung ako'y kabataan pa. Dito nga din sa lugar na to nung kami kabataan na pinakalaro namin ay maghukay ng kamote. Sama ko pa nga pala yung aming pinsan noon. Shoutout nga pala kay Ate Lyrene. Kaila Ate Sarah at sa mga kapatid niya pa. Ngayon kasama ko dati dito kapag naghuhukay kami ng kamote. At eto nga, nagsusungkit na naman ng buko itong aking asawa. At tawang-tawa kami dito dahil yung anyang nasungkit na dalawa akala namin buko. Yung pala niyog na. Kaya naman, iniwan na namin yung niyog sa kubo ni Itay. Kumuha nga lang siya dito ng isang buko para madala sa aming anak. At dahil konti nga lang nakuha namin gabi doon sa unang pwesto at eto nga talaga nagtsaga si Dad. Kaya naman nakakuha kami ng mga pauti-uti. Sabi ko nga kahit na maliit pwede na yan. Ito nga hindi pa rin siya nagpaawat, talaga naghanap pa siya kahit inaawat ko na. Siya, sige, pagpatuloy mo lang yan, sulitin na natin ang pagpunta sa bukid. Sabi nga nila pag may tiyaga, may gabi. Hala, hindi! Kaya naman, may nadala pa rin kami ang mga gabi dito at siya na nga nagdala. Eto nga, nakakita pa kami ng nyugan ulit, kaya naman kumuha ulit kami. Eto nga, ang daddy ko nagluloko at nakakuha daw siya ng bulaklak, ilagay ko daw sa tenga ko. At syempre, ako naman si Palagay Dinamarn. Ako nga dito, ako nga si Mari Marme Amoy. Nang pauwi na nga kami malapit dito sa bahay, ay nakakita kami ng guyabano. Ala, hinug na. Bingdaan nga ito, buti na lang hindi nakita ng mga magdadaan at kami pa talaga yung nakakita. Para sa amin ba talaga to? Kaya naman tungtuwa ako at meron kaming prutas na pandagdag na nga ni daddy at ayan bumagsak na. At eto nga hawak-hawak na nga ni daddy itong aming nakuhang guyabano. Dunog na hinog na hinog sa buhay. Sarap na ito. Eto nga pala lahat na aming nakuha sa gubat. Ala, uy, ligtas ng aming ilang araw na ulam. So ayun, hanggang dito na lang guys. Hanggang sa muli. Paalam!